Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Ang inyo pong narinig na awitin is You Cannot Improve on the Truth by The Perrys sa kanilang album, Almost Morning. So wala pong pagtatagal ay buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Psalms, chapter 78, verses 1 hanggang 8. Aklat po ng Psalms or ng awit, chapter 78, verses 1 hanggang 8. Ito pong pagkasabi sa ating salin, Kayo ngayon ay makinig sa turo ko mga anak. Inyong dinggin ulinigin salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bigay na talinghaga, nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nuno na sa aming sinasaysay. Sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim. Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Ang bagay na tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga, na si Yahweh ang gumanap mga gawa niyang dakila. Mayroon siyang patutuo na kay Jacob na palagak. Mayroon siyang kautusan sa Israel inaatas. Ang utos ating nuno dapat nilang ipatupad. Ituturong lagi ito sa kanilang mga anak. Sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat iaral. At ang angkang susunod pa ay mararapat na turuan. Sa ganito, masusunod nilang lagi ay iyong utos. Ang matatag na pag-asa ay ilalagak sa kanila sa Diyos. At ang dakila niyang gaway, hindi nila malilimot. Sa kanilang mga nuno, hindi dapat napumaris na matigas ang damdaming sa Diyos ay maghihimagsik. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis. Ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Atin pong narinig ang tungkulin bilang isang magulang ang pagtuturo sa ating mga anak. My topic for this morning is so simple, teaching kids. Paano ba tayo magturo sa ating mga anak? Minsan ang naipapasa natin sa ating mga anak ay ang mga turong baluktot, no? Mga turong huwag kang magwalis paggabi kasi nilalabas mo ang grasya. Mga turong pag namatayan huwag magluto ng malunggay kasi maraming madadamay. Maraming mga katuruan tayo mga kapatid. Mga pamahiing hindi nakakatulong sa ating pananampalataya. Pero dito, sinabi ito, ituro ninyo ito sa susunod na henerasyon. Mga turong naghahatid ng pag-asa. Ano ang mga turong yun? Mga turo na may ang gumawa ng lahat ay si Jesus. Na ang turo na ang Diyos ang siyang may lalang ng lahat ng bagay. Isang turo na naghahatid ng pag-asa. Isang turo na naghahatid ng pananampalataya sa ating mga anak. Hindi po mahirap ituro ang siyensya. Hindi po mahirap ituro ang matematika kahit tayo ay mga Kristiyano. Maaari sabihin niyo, Pastor, mahirap magturo ng science kasi nandyan yung evolution theory. I will tell you, the responsibility of teaching our children is not from school but from us. We can teach science from God's perspective. Sabihin natin, science is God's divine order, no? We can teach from science that God is a God of the creator. He is setting things in order from the very beginning until the end. Nais kong iparating sa inyo that every one of us sometimes rely the education of our children to the school system that we have, which is ungodly and nagtuturo mga bakla. Do you think it will help your children? Yes, of course, from the knowledge perspective. Pero yung mga pagmumura ng mga teacher, do you think hindi kayo mag-adapt ng ating mga kabataan yun? I have this challenge, no? I haven't teach this in Sunday school before. Sinabi ko sa mga Sunday school teacher that we can take out our children from the school system of this world. We can take out our children from the concept of this world, no? We will take out our children from Babylon. I call this Babylon because that is the system of this world. Ano ibig kong iparating? Kung meron man dapat maging responsible sa pagtuturo sa ating mga anak, tayo yun na mga magulang. Personally, gusto ko ang anak ko ay maturuan ko ng homeschool program. Bakit? Alam ko kung anong tinuturo ko, anong perspective ang tinuturo ko. But if there are any Christian school, then lead your children to a Christian school. Tulungan natin ang ating mga anak that they will learn the knowledge from the perspective of the Bible
not based on the concept of this world. So teaching kids ay hindi po mahirap kung atin pong gabay ang ating Panginoon. So be confident that we can reach a quality education by having us teaching our children. Minsan pa po nagbabalik ang inyong lingkod. Ang awiton po na inyong narinig is Redeemer by the Crab Family sa kanilang album na Blur the Lines. Patuloy po tayo sa ating biblical truth. My biblical truth here is simple, no? Teach a child in a way he should go. When he is old, he will not depart from it. Yun ang sabi ng Proverbs. Naturuan natin ang ating mga anak sa tamang landas. Another point, teaching science to our children is not difficult, since true science always leads to the Creator, who is the great scientist. Kung gusto natin magturo ng science, we can help our children identify that God is the great Creator and He will lead our children towards the right direction. Minsan ang akala kasi natin, pag tayo nagtuturo, baka mali, Pastor. Yes, maaaring magkakamali tayo sa turo natin. But if we will only be guided by the Word of God, hindi tayo magkakamali. The community of faith has always had a responsibility to nurture the talent of the younger generation and to orient their lives to the Lord, that they may arise and declare God's law to their children, that they may set their hope in God. Yun yung sabi ng Psalms chapter 78 verse 6 to 9, no? We have the responsibility to take care of our children. So finding ways to encourage children's love for learning while establishing them in the faith is an important investment in the future. Mahalaga na turuan natin sila ng kaalaman, pero mahalaga din po na turuan natin na i-establish ang faith sa kanila. Yan po ang investment na pwede natin maibigay sa ating mga anak. I'm so happy. I was raised in a Christian home where my parents always bring me in Sunday school. Dinadala nila ako sa Sunday school at tinuturuan. And I believe it will also happen in your life, maging sa mga anak ninyo. Last point po, bago ako magtapos. We shape tomorrow's world by what we teach our children today. Kung ano yung itinuturo natin sa ating mga anak ngayon, it will lead them towards the right direction. It will help them, no, to build the better future that we have. If we can raise godly children today, imagine what we can have in the future. A godly nation, a godly family, and a godly community. God bless po at magandang umagawan sa inyo.